Reunion ni Bea Alonso at John Lloyd Cruz, hot topics sa social media. Nagulat ang mga tagahangan ni Bea Alonso at John Lloyd Cruz sa biglaang live chat nila kagabi, April 27, sa Instagram. Madami ang kinilig sa usapan ng dalawa at marami din ang napaisip sa mga realidad na pinato nila sa isa't isa sa panahon ng COVID-19 pandemic. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Trending ang biglaang pag-uusap ni John Lloyd Cruz at Bea Alonso sa isang Instagram live video nitong Lunes ng gabi. Bago nito, nag-post si John Lloyd at Bea noong April 11 ng mensaheng magpe-perform sila na magkasama sa social media platform anytime this week. Over the next week, we will be performing a work of fiction on Instagram. It is a love story and it is about these times. Any resemblance to persons living or dead is intentional. Sa bahagi ng kwentuhan ni Bea at John Lloyd, tila muli nilang binalikan ang mga moments ng kanilang pinagsamahan bilang on-screen partners ng ilang taon. Sa usapang ding ito, inilahad ni John Lloyd ang ilan sa mga dahilan ng kasiyahan niya ngayon. Kailan ako pinakamasaya? Kapag kasama mo si Elias. Kailan ako pinakamalungkot? Pag mag-isa ka. Pag mag-isa ako. Galing ko, close talaga tayo. Dito nagkaroon ng pagkakataon na magkamustahan ang dalawang kapamilya stars. Ayon sa aktor, nakakaramdam siya ng pansamantalang lungkot ngayon kahit nakasama ang taong nagpapaligaya sa kanya ngayon. Parang mag-isa ako ngayon. hindi ako mag-isa. Pero parang mag-isa. Alam mo yun, parang... alam ko nakakausap kita. Minsan, nakakausap ko rin sina Jobert, mga kaibigan ko. Pero iba pa rin eh. Parang may pag-iisa pa rin eh. Alam mo yun. Parang siya tayong pinakamalungkot ng uri ng pag-iisa. Yung tipong napapalibutan ka naman ng ibang tao. Pero hindi mo lang alam, hindi mo lang masabi kung saan ang gagaling yung pakiramdam. Sasabing mag-isa ka pa rin. Gayunpaman, nakakaramdam man ng pagkukulang, nagpapasalamat pa din ang aktor sa mga bagay na mayroon siya ngayon. Okay ka naman, maswerte ka. May bahay ka. Nakakain ka ng higit sa dapat sa isang araw dahil kahit nasa lockdown ka. Nakapag-internet ka. So, di ba dapat masaya ka na? Dapat papasalamat ka na lang. Tututo kang makontento kung meron ka, asan ka. Ramdam man ang kalungkutan, mas iniisip pa din umano ng aktor na maswerte siya ngayong panahon na maharap sa krisis sa COVID-19 ng bansa. Ako, okay naman. Maswerte nga. Pero hindi ko lang talaga masabi kung saan gagaling yung bakit may ganito kang nararamdaman. Pero try mo pa rin maging masaya kahit na para kay Alex na. Inamin din ni John Lloyd na nakakaramdam siya ng takot para sa kinabukasan ng kanyang anak. Anya, labis siyang nalulungkot para sa mga nangyayari ngayon sa mundong kakalakihan ng kanilang anak ni Ellen Adarna. Mas totoo lang, nalulungkot ako para sa anak. Actually, hindi lungkot eh. Mas takot. Natatakot ako para kay Elias. At naman takot? Natatakot ako kung paano ko siya palalakihin sa ganitong mundo. Natatakot ako na dito ko siya palalakihin sa ganitong estado ng mundo. Bilang ama, ramdam na aktor ang pangamba para sa kakagisna ng kanyang anak. Iba pa na yung mundong ginagalawan natin, babe. Iba na. Nakatakot eh. Bilis nang mamatay ngayon. Bilis nang pumatay. Ay, iniisip ko, matatawag ba talaga nating maswerte mga sarili natin habang yung iba na yung hindi maswerte, nababaril lang ng ganun-ganun lang sakali, namamatay na lang ng walang kalaban-laban dahil sa sakit. Valentine Day nitong taon nang muling magsama sina John Lloyd at Bea sa script reading ng That Thing Called Tadhana. Umaasa ang kanilang mga tagahanga na magbabalik nang muli sa showbiz ang aktor at makakasama si Bea ulit sa isang pelikula.